Alam mo bang may mga sikreto para matanggal ang katinanggabi sa laing? Hindi natin kakamutin yan. Ano to, pantal? Eh, parang sira to. Dahil ang katinayan ay dahil sa calcium oxalate na pwede rin makalason. Oh, nagulat ka no? I-explain ko yan later. Tuturuan ko kayo ng tatlong sikreto. Oh, tatlo na yan ha. Ibibigay ko na sa iyo ang lahat-lahat kahit walang kapalit. Wow. Para wala talagang kate ang maluto niyong laing. Today, magluluto tayo ng walang kate, napakasarap at nagmamantika sa gata na laing. Kumusta guys? Kumusta architects? Welcome back to my YouTube channel. Ako si Architect CK at ako ang inyong kusinerong arkitekto. Hindi tayo gagawa ng bahay dito guys dahil ito ay cooking channel. Yung complete list of ingredients na madaling screenshot ay nasa end ng video or nasa description box below. Kaya, kung gusto mong matuto magluto niyan, tara na sa masayang pagluluto! Pero bago tayo magluto guys, don't forget na pindutin po muna ang subscribe button at yung notification bell sa tabi nito para ma-update po kayo sa mga susunod kong upload. Una guys, ilagay natin yung ating pork kasim sa ating kaserola. Nakasindi na yung ating stove kaya nag-react na agad yung excess water na kasama ng pork. Lagyan na rin natin ng tubig dahil lulutuin muna natin yung ating karne. Hindi kami nagigisa sa laing namin dahil yung mantika ng laing ay manggagaling sa gata natin later. Ayan, ayusin lang natin yung ating mga karne para pantay siya sa ating tubig. Then, takpan muna natin ito at hayaan natin kumulo. Ayan, kumukulo na to. Tatanggalin muna natin yung mga bula na yan. Ang tawag dyan ay scams. Hindi po yan scam na scammer tulad ng ex mo na in-scam ang puso mo. Well, kaunti lang yung lumabas na scams sa ating pork kaya saglit lang to. Hindi naman masamang makain yan. Gusto ko lang tanggalin para wala nagsistick na to yung bula sa gilid ng kaserola later na hindi magandang tingnan. Medium to low heat lang po ang ating apoy dahil medyo palalambutin na natin yung ating karne. At since hindi talaga ganun kataba yung binili kong pork, ay sure akong hindi maglalabas ang maraming mantika ang ating pork at yun ang ating goal. Takpan muna natin yan at hintayin maubos ang sabaw. Guys, by the way, na-announce ko na to sa aking Instagram account dahil naka 4,500 followers na ako sa Instagram. Nakapag umabot ako ng 10,000 followers ay magkakaroon ako sa Instagram ng another giveaway. So sa hindi pa naka-follow, follow nyo ako guys sa Instagram at sa tuwing may post ako doon ay itag mo na rin sa comment section yung mga friends mo na mahilig din magluto at kumain. Thank you guys! Ayan guys, ubos na yung sabaw at nag-start na mapan-sear ang ating pork. Mas masarap itong ganito na medyo nag-start ng matusta yung ating pork dahil naglalabas ng more flavor ang meat natin. Haluin lang natin to saglit. Hindi natin kailangan maglagay ng mantika sa recipe na to. Next, ilagay na natin yung pangalawang gata or pangalawang piga ng nyog. Ito yung pangalawang piga sa kinayod na nyog after ng unang piga or kakanggata. Guess nyo ba? Para sa hindi marunong magluto, ang pangalawang piga na gata ay may halo ng tubig para masimot lang yung natitira pang katas sa nyog unlike ng unang piga na purong-puro which is yung kakanggata. Next, ilagay na natin ating mga sibuyas. Inuulit ko guys, hindi tayo magigisa rito dahil magiging sobrang mamantika na ang laing natin dahil ang gata natin ay maglalabas pa later ng sarili niyang healthy na oil. Next, nilagay ko na rin ang ating mga bawang. Unahan ko na kayo guys, sarili ko pang version to, hindi po ito Bicolano version or kung ano pa mang version. Isunod na natin ang ating mga luya. Guys, wala po kaming dugong Bicolano dahil Ilocano po ang daddy ko at Bisaya naman ang mommy ko. Pero I assure you na isa ito sa masarap na laing na matitikman mo babe. Ilagay na rin natin ang ating hilaw na bagoong alamang. Hindi ko po gusto sa laing yung ginisang bagoong alamang na kulay brown na nabibili sa supermarket. Minsan kasi may tamis eh. Para sa akin ganitong bagoong ang mas okay sa laing. Kung ayaw mong sundin, eh bala ka sa buhay mo. Ayan, lagyan na rin natin ng ground black pepper at haluin lang natin yan. At para sa recipe na ito ay hindi na po ako maglalagay ng asin dahil kilala ko na yung bagoong. Oo, friends kami, bakit? Sabi ko sa kanya, bro, amoy bagoong ka. Yung sa nabili ko kasing bagoong ay alam ko na kasi yung timpla kaya hindi na ako maglalagay ng asin. Kaya depende po yung sa gaano kaalat ang nabili niyo yung bagoong, okay? Sa dahon ng gabi natin ay hiniwa ko to into chiffonade. Kung ano ang chiffonade,
I-Google mo na lang. Ganyang hiwa ang gusto ko sa laing, pero bahala kayo sa hiwang gusto nyo. Basta huwag nyo ilagay yung buong dahon ng gabi. Ang laki niyan. Malaki pa yun sa kaserola mo. Next, ilagay na natin ang ating mga dahon ng gabi sa ating niluluto. Mukhang hindi kasya lahat, pero trust me, kasya yan. Tiwala lang. May tatlong sikreto akong i-share sa inyo para mawala ang katinang dahon ng gabi nyo. Unang sikreto ay hugasang mabuti ang mga dahon. Mas maganda kung ibabad mo muna ng 30 minutes or mas magandang overnight. At pangalawa, after hugasan ay ibilad sa araw ang mga dahon hanggang matuyo. Ayan, ipush muna natin ng sandok yung mga dahon para maabsorb ng mga dahon ang ating gata or yung ating sabaw. Pero huwag na huwag mong hahaluin agad. At yun ang pangatlong sikreto. Pagkalagay ng dahon ay huwag na huwag mong hahaluin. Palipasin na muna ang 18 to 20 minutes pagkalagay ng dahon bago mo haluin. Ilagay na natin ang remaining na mga dahon at ipush lang natin to. Oh, ayan, nagkasya lahat ng dahon. Sabi ko sa'yo eh. Guys, dapat medium to low heat lang ang apoy ninyo dahil masusunog ang ating laing. Kailangan para nagpapainyo ng kanin lang ang lakas ng apoy ninyo. Next, ilagay na natin ang ating first batch ng kakanggata or yung unang pigas sa nyog dahil maglalagay pa tayo ulit niyan later. Binuhos ko to sa ibabaw para mabasa yung mga dahon na nasa ibabaw. Ipupush lang natin ulit yan para maabsorb at mabasa ng gata ang iba pang mga tuyong dahon. Guys, yung ginamit natin pork at luya ngayon at yung mga ilalagay nating sili mamaya ay in-order ko po sa Happy Go Mart. Online palengke po sila. Kung ayaw nyo lumalabas sa panahon ngayon at gusto nyo ng door-to-door delivery ng kailangan nyo ingredients, ay pwede kayong bumili sa kanila. Ayan, takpan muna natin yan at pakuluin sa loob ng 20 minutes. Inuulit ko sa mahinang apoy lang, huwag kang makulit. Ayan, after 20 minutes, saktong-sakto lang nawala na siyang sabaw at na-absorb na lahat ng ating dahon ng gabi yung ating gata. At pwede na nating haluin yan dahil nakalipas na ang 20 minutes, so hindi na yan kakate. Hinahalo natin yan para maging even yung lasa ng bagoong at iba pang rekado na nilagay natin kanina dito sa ating laing. At alam nyo bang napaka-healthy ng gata? Ang gata ng nyog ay merong lauric acid at linoleic acid na nakakababa ng LDL or bad cholesterol sa ating dugo at nagpapataas naman ng HDL or good cholesterol sa ating katawan. Nakakakontrol ang gata ng blood pressure para sa mga high blood dyan. O ano pang hinihintay mo? Bigyan mo na yung nanay mong laging high blood sa'yo. At isingit ko lang guys, subscribe na kayo sa mga magaganda kong kapatid sa mga YouTube channels nila. Nasa description box below ang links ng kanilang channels. Thank you! Pagkahalo natin yan, ilagay na natin yung ating final batch ng kakanggata at haluin lang natin ng mabuti. Ito na yung hihintay natin magmantika or magproduce ng sariling healthy oil. Healthy po ang oil na galing sa gata. Hindi ako fan guys ng mga instant na gata, yung nasa lata or powder na gata. Hindi na kasi pareho ng sustansya ang makukuha natin dyan dahil dumaan na yan sa proseso at pwedeng nawala na yung iba pang mga sustansya. At syempre may preservatives din yan. Kaya mga bata, iba pa rin ang natural. Ngi! Yung kakilala kong Bicolano ay hindi sila naglalagay ng karne sa laing, as in dahon ng gabi, gata, sili at pampalasa lang talaga ang nilalagay nila. Pero sabi niya, yung iba naglalagay din naman ng karne or pwede rin hinimay natin na pa. Next, ilagay na natin ang ating mga siling haba or siling green or siling pansigang. Kung ano man tawag mo dyan, eh bahala ka. Haluin lang natin yan ng kaunti at ilubog yung iba para medyo umanghang na yung ating laing. Hindi ako naglalagay sa umpisa ng sili kasi sobrang anghang at maraming bata rito sa bahay na hindi kumakain ng sobrang anghang. At explain ko na guys, alam nyo bang may toxic substance ang dahon ng gabi na siya rin ang dahilan kaya makatito. Ang tawag sa poisonous content na yan ng dahon ng gabi ay calcium oxalate. Mataas ang calcium oxalate sa hilaw na dahon ng gabi, pero bumababa yan kapag ang dahon ng gabi ay nahugasan ng mabuti, nabilad sa araw at natuyot, at naluto ng mabuti na nagawa naman na nating lahat. Kapag nagawa mo lahat yan ay sobrang lumiliit ng oxalate content na yan sa gabi. Ibig sabihin, sa sobrang liit ng content na natira sa dahon ay safe na siyang kainin at hindi na siya nakakalason. Nakakalason lang yan kapag hindi maayos na luto yung dahon ng gabi or kung hilaw mong kakainin yung dahon. Huwag ganon. Hindi naman ako na-inform. May viewer akong kambing. Ilagay na rin natin yung ating mga siling pula or malalaking siling labuyo. Bihira na guys yung native na maliliit na siling labuyo, no? Yung kahit maliit, galit na galit, handang manakit. Sobrang anghang kasi, di ba? Ayan, haluin lang natin yan ng kaunti at hintayin na lang natin itong maluto hanggang magmantika ang ating gata. Guys, yung sa calcium oxalate, hindi lang naman yung dahon ng gabi ang meron yan. Pati ang spinach, beets at ilang klase ng beans ay meron ding oxalate. Pero in small amount lang kaya hindi naman nakakalason. Saka yun nga, lutuin lang mabuti. Ayan, takpan lang natin to sa mahinang apoy at hintayin magmantika. Ayan, after ilang minutes, ayan, buksan na natin to.
Ayan, nag-start na siya magmantika. Kung nakikita niyo yung translucent liquid na nasa gilid, ayan yung mantika ng gata. Pero yung gitna natin medyo meron pang kaunting puti-puting sabaw at hindi yun ang gusto ko sa laing, kaya kaunting painin pa. Paborito ko itong laing pero depende sa pagkakaluto. Kapag tuyot at nagmamantika sa gata ay asahan mo, nako, makakatatlong kanin ako. Pero kapag ang creamy ng pagkaluto at whitish green pa ang sabaw dahil hindi pinatuyo ang gata ay tamang 1 cup of rice lang. Comment below guys if paborito mo rin ang tuyot na laing. At after ng ilang minuto pa ng painin ay sa wakas natuyo ng gata at nagmantika na. Don't forget din guys na haluin ng kaunti ang laing nyo from time to time para even ang pagkaluto. Pero wag naman yung OA sa halo ha. OA. Alam nyo bang napakasustansya ng dahon ng gabi? Una, maliit ang calories niyan kaya okay sa mga nagda-diet. Next, meron din tong antioxidants tulad ng vitamin C at polyphenols na nakakatulong para makaiwas tayo sa cancer, heart disease at mga autoimmune disease. Meron din tong fiber, vitamin A, potassium, folate, iron at marami pang iba. Ayan, tikman na natin to guys. Pasensya na, ganyan ako tumikim. Ang dami, no? Wow guys, napakasarap. Subukan nyo na itong lutuin at itag nyo ako sa Facebook or Instagram kung naabutan nyo pang kuhaan ng picture. Eh kasi nga, masarap eh. Pakita ko lang guys, ganito ang masarap na luto sa laing, yung tuyot at hindi creamy. Hindi ka magsisising lutuin itong version ko. Pero guys, ingat lang sa pagkain itong laing sa mga taong mataas ang risk na magkaroon ng kidney stones or bato sa bato. Or yung mga tao mismong meron ng kidney stones ay hindi ko nire-recommend na kumain ito dahil meron pa rin small amount of oxalate na pwedeng magpalala ng kondisyon ninyo. Ayun, uulitin ko, safe kainin ang dahon ng gabi if naluto ng mabuti at kung wala kang kidney stones. Sarap kaya ng laing? Walang oxalate na makakapigil sa akin. Ayan, okay na to. I-serve na natin to guys. Yee, excited na ako. Parang yung excitement kapag nakikita ko yung crush ko. Landi. Eto na guys, luto ng ating walang kate, napakasarap at tagmamantika sa gata na laing. Kung nagustuhan nyo ang recipe video natin for today, please pakipindot po yung like button para malaman ko po if worth it ang effort ng inyong kusinerong arkitekto at pakishare na rin po sa inyong Facebook or sa inyong Twitter itong ating bagong recipe video. At kung bago ka pa lang sa channel ko, pakipindot na rin po yung subscribe button at after mo mag-subscribe, pakipindot na rin po yung notification bell sa tabi nito at iset nyo po sa all para ma-update ka every time na mag-upload ako ng bagong recipe video. I-follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts na makikita mo sa description box below or sa end ng video na ito. Nagpo-post din po kasi ako doon guys ng updates or pwede nyo rin akong i-message sa aking Instagram, Facebook or sa aking Twitter. Announcement lang guys, di ba nabanggit ko sa last upload ko na dahil mahirap makabili ng items for giveaways ngayon at syempre hindi rin ganun kadali magpadala ng prizes sa mga nanalo sa giveaways ay after nitong 300,000 subscribers giveaways ko ay sa 500,000 subscribers na ako ulit magpapa-giveaway dahil masyado palang maikli ang 100,000 interval. O tinan nyo ngayon, kaka 300,000 subscribers ko lang last August 18, 2020. Tapos ngayong September 23, 2020 ay 396,000 subscribers na tayo. 4,000 na lang, 400,000 na guys. Lagpas lang ng kaunti ng isang buwan. Grabe ang suporta nyo guys. Maraming maraming salamat talaga sa inyo. Para sa ating 300,000 subscribers giveaway winners ay abangan nyo yung announcement ko ng 2 winners sa October 3. So huwag mag-alala dun sa mga hindi ko pa nasisin ang messages. Marami kasing makulit guys. Teka lang po, mag-isa lang po ako. Ang dami nyong sumali. Tapos syempre hindi lang naman yung pag-check ang ginagawa ko araw-araw. May ginagawa ako, nagdo-drawing ako, may ginagawa akong trabaho. Tapos mag-shoot pa ako ng lulutuin ko, tapos i-edit ko pa yun. O diba, busy rin po kasi akong tao, kaya hindi lang po yun yung inaasikaso ko. Pero kaya nga, dalawang linggo yung inalat ko para i-check lahat yan. Pero don't worry, ma-check lahat yan, masisin lahat yan. Na-screenshot namin yung pinakaunang sumali at yung pinakahuling nag-send ng 11:59 PM noong September 21, 2020. Basta umabot ka sa cut-off at kung tama ang sagot mo at syempre kung sumunod ka sa mechanics na sinabi ko ay magkakaroon ka ng chance mapasama sa mga pwedeng mabunot at manalo sa aking 300,000 subscribers giveaways. At habang nag-aabang tayo na maging 500,000 subscribers si Kusinerong Arkitekto, ay magkakaroon pa rin ako ng pasulpot-sulpot na small giveaways dahil hindi naman ako madamot sa mga laging nanonood na subscribers ni Kusinerong Arkitekto. So lagi lang manood ng aking mga i-upload na videos dahil surprise lagi yan at hindi ko i-announce sa social media accounts ko. So makikita natin kung sino-sino talaga ang laging nanonood at 100% ang suporta. Okay? Thank you guys!
Ayan, bago tayo magtapos, shoutout po muna tayo. Shoutout kay Cherry Jane Lopez. Ayan, hindi ko nababasahin lahat pero siya yung nag-request ng laing, yung niluto natin ngayon. Marami na nag-request before pero siya lang yung na-screenshot ko. Kaya ayan, sorry dun sa iba. Ayan, sana, sabi niya, sana Idol CK yung laing naman. Paborito kasi namin yun. Kaya lang di ako makapagluto dahil di mo pa naluluto. Haha. Grabe, marami naman po nagluto ng laing dyan. Pero nakakatawa naman po at hinintay niyo pa po yung version ko para lang magluto kayo ng laing. Ayan, maraming salamat. Pero I'm sure hindi kayo magsisisi sa version ko kapag sinubukan yung lutuin yan, okay? Ayun, maraming salamat Cherry Jane Lopez for watching and God bless. Next, shoutout kay Norma D. Guzman. Sabi niya, the best cooking guru. Wow. Parang ayaw ko nang matapos ang cooking presentation kasi masaya at nakakatawa. Ang cute. Ayun. Ayun, thank you po. Pero guys, hindi po ako professional chef ha. Ayun, natuto lang po ako magluto kasi bata pa lang ako, grade 3 pa lang ako ay ano, laman na ako ng kusina dahil panganay nga ako. Ayun, kaya ako yung pinagluluto sa bahay. Maaga ako natuto magluto. Ayun, at natutunan ko yung mga luto na yun dahil nanonood ako sa pagluluto ng mommy ko, ng daddy ko, ng mga lola ko. Ayun, kaya natuto ako magluto. At syempre yun nga, sineshare ko na lang din sa inyo yung mga natututunan ko. Ayun. Ayun, thank you sa iyo Ma'am Norma D. Guzman and God bless. Next, shoutout kay Rosiel Angeles Barzaga. Sabi niya, wow, nice naman ang kanino magbasa. Wow, nice naman ang galing at gagawin ko to kasi super love ko ang cheese. Pa-shoutout na rin po, salamat and God bless. Ayun, pinanood po niya aking kaka-upload lang last time na cream cheese, homemade cream cheese. Ayun. Thank you sa iyo Rosiel Angeles Barzaga for watching and God bless din. Ayan lang po muna ating shoutouts for today. Comment lang kayo sa mga video ko or message nyo ako sa aking Facebook page, Instagram or sa Twitter. Ako po ulit, ang inyong kusinerong arkitekto na nagsasabing, ang pagluluto hindi kailangan boring, smell ka lang para sumarap ang cooking. Stay healthy guys, ingat kayo palagi. Love you all, thank you for watching and see you on my next video.